ito makagal? Fingerprint pa na marka. Pagbukas nung lalaki sa cellphone, mga chika, yung cellphone mismo ay naka-power on na. Kumbaga mga chika, binuksan na siya ng someone else. Magandang araw mga kachika, Rigel Pulit at yung Chika Patron. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nag-trending mga showbiz balita. Nagba-viral ngayon sa social media ang isang video kung saan makikita natin ang lalaking bumibili ng brand new na kasealed na Samsung S20 na cellphone mula sa isang tindahan sa Green Hills. Yun nga lang mga kachika, sa kasamaang palad, pagbukas niya mula sa baksa na silyado ng cellphone na ito mga kachika, yung cellphone nakabukas na rin. Kumbaga mga chika, naka-power on na. So yun nga mga chika, yan nga yung nagtitrending or viral ngayon at pinagpipiestahan ngayon niya ng mga netizens. Kasi mga chika, to be honest, this is a very unusual situation. Ngayon mga chika, ito ang lalaki na to, ano, ini-inspect niya yung kanyang bagong bili na Samsung S20 na cellphone. So chinek ko mga chika, yung presyo niyan online sa kasalukuyan, and it's around 20 to 25,000 yung brand new. So mga chika, dito sa video makikita natin na talagang naka-sealed. Mga chika, intact pa nga pati yung sticker sa box ng cellphone na makikita natin na unopened pa siya. Hindi pa siya nabubuksan sa unang tingin. So mga chika, ito ngayon yung medyo tricky part dyan. Pagbukas nung lalaki sa cellphone, mga chika, yung cellphone mismo ay naka-power on na. Kumbaga mga chika, binuksan na siya ng someone else. So magyayari lang yan kung yung cellphone na yun ay nagamit na mga chika. So technically, hindi siya brand new. So para makita nyo yung video na tinutukoy ko mga chika, panoorin nyo ito. Ito S20 na Madam Michelle. Unbox ko na. Kung gaano kaligit ang shop nila. So, okay lang kuya, i-vlog ito. Vlogger kasi ako eh. Pagdalito na, original na yun guys. This is super iPhone 5S. Naka-open. Naka-open na kagad. Ayan si ate. Naka-open na kagad. Hindi pa siya naka ano. Diba? Naka-open na kagad. Naka-open. Ayun ba? Ay sir, naka-vlog. Ito may naka ano. Fingerprint pa na marka. Ito. Yung mga tapos ng fingerprint ko. Iba na lang, sir. So as you see, mga chika, pagkakita nung lalaki sa cellphone niya na ito nga ay nakabukas na, di ba mga chika, yung reaction niya talagang gulat na gulat siya eh. Yung mukha niya, talagang nanlaki yung mata niya at napatanong kaagad siya dun sa nagtitinda. Bakit nakabukas na? So ayon nga rin sa lalaking yan mga kachika, no? Nandyan siya sa retail store dyan sa Green Hills. And dahil siguro sa excitement, ay nagawa niyang i-vlog yung pag-open niya ng kanyang brand new na cellphone. Natuklasan niya na ito pala ay second hand na. O hindi natin alam, baka third hand, fourth hand, or refurbished unit na. So mga chika, ito yung nakakatakot sa Green Hills. Ano? Kumbaga, kapag tayo ay bibili dyan,
Lagi natin tatandaan ha, sa isipan natin, makakatipid tayo. Oo, nandiyan na yan, given. Pero mga chika, it's very risky. Ngayon, on my own personal experience, ha, ibabahagi ko sa inyo. Nasubukan ko na rin bumili dyan sa Green Hills, mga chike. At natroma ko. Ngayon, hindi ko nasasabihin sa inyo kung anong tindahan dyan sa dami ng mga shop dyan. But I have an experience buying Samsung S9 na phone dyan. So, very, very same experience dyan sa lalaki. Brand new siya, nakasealed sa box, may mga stickers. Pero mga kachika, paggamit ko nung cellphone, tapo na kaagad mga kachika na iba yung performance niya eh. Sobrang bagal, ang pangit nung camera, ang bilis malobat. Mga chika, ibang-iba dun sa ini-expect ko na magiging performance na isang brand new na Samsung S9 cellphone. So ang ginawa ko, dahil talagang hindi ako komportable gamitin yung phone eh. Kumbaga brand new, tapos branded Samsung, tapos ganun yung performance habang ginagamit. Ang ginawa ko mga chika, no, ibinalik ko sa shop, pero etong shop ayaw niya ng palitan. Daling ko na lang daw mga chika sa service center ng Samsung. So mga chika, doon ko na nalaman ano, pagpunta ko sa Samsung service center, na yung hawak-hawak ko na phone na yun ay refurbished na. Kumbaga mga chika, pinalit-palitan na yung laman ng cellphone. Kumbaga siguro exterior, sa labas makikita mo Samsung S9 siya, pero doon sa loob mga kachika, eh kung ano-anong mga components na yung natanggal doon sa mga stock mga kachika, yung original parts ng Samsung phone na yun. So ayan mga kachika, no, yung experience ko. At dito naman sa lalaking ito, talagang very poor guy, nakakaawa. Kasi isipin mo, nag-spend ka ng 20 to 25,000 for a brand new phone. At buti na nga lang mga kachika, no, ay naisipan niyang buksan na dyan, testingan na dyan, at binidyo niya pa yun ng pagbubukas niya ng cellphone. Kaya kitang kita na yung unit na ibinigay sa kanya ay gamit na. So mga kachika, ito yung nakaka-worry din dyan, ano? Sana lang, sana maging ano tayo, very vigilant sa pagbili ng cellphone sa Green Hills. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong bumili dyan, pero maging maingat tayo. Kasi hindi natin alam mga kachika kung yung mga sinasabi ba nila tungkol dun sa phone na binibili natin dyan ay totoo. Kasi mga kachika, kahit sa angulo mo tignan, pag ikaw ay nagbibenta tapos hindi mo sinasabi yung katotohanan, ikaw ay nangloloko ng mga customers. At yan ay masama. Pwede kang mademanda dyan mga kachika. So huwag natin itolerate din yan, yung mga ganyang cases. Kapag nakakita rin kayo ng ganyan, nagdarapa lang kayong niloloko, pwede nyong mga kachika i-reklamo yung mga ganyan para hindi na maulit. At dito nga kay kuya, no, na sana learning experience na rin sa kanya. Sipin mo nga naman, no, ine-expect niya brand new na phone. Yun pala, pagbukas niya mga kachika, naka-on na yung phone. Meron pang SIM card, ha? May, mukhang may mga naka-install na nga rin na app. Sabi nga nung iba mga chika, meron na daw GCash, baka daw meron na ring laman yon. So, yun mga chika, no? At thank you rin kay kuya sa pagbabahagi nito sa social media. Kasi in some way mga kachika, no, makakatulong din ito sa mga fellow Filipinos natin na nagbabalak, ano, na bumili ng phone dyan sa Green Hills. Kasi this time, dyan nga mas magiging maingat na sila. Kumbaga, eye-opener na ito na posible na kapag sila ay bumili ng phone sa Green Hills, posible na yung makukuha nila ay second hand na or refurbished phone na, or pwede na napalit-palitan na yung mga laman loob ng phone na yon mga kachika. So yun lang muna mga kachika, I just thought of sharing this video with you, lalo na at nagkaroon na rin ako ng similar experience like this nung ako ay bumibili ng cellphone sa Green Hills. So mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!